alas dos, alas tres, alas cuatro, alas cinco, sasagutin ang cellphone niya pag tumulusto. Ganun siya eh. 24/7 ang oras niya sa kanyang trabaho. Masyado siya, ang dedikasyon niya sa kanyang trabaho ay full, hindi half o hindi 8 hours lang. Minsan nga, masasabi natin ng anak ko na nagseselos kami dahil mas marami pa siyang time doon sa kanyang ginagawa. Pero, on the other hand, hindi naman kami ganun ka-insecure. Tama na sa amin na once a week, nandoon siya. Once a week kasi we spend quality time. Naiintindihan namin ng anak ko as young as 8 years old ang anak ko when my husband joined politics. Makikita mo hindi naman, hindi kami nagre-reklamo. Mayroon pa dito nakakaalam na nagre-reklamo si Ate Beth o si Sam. Maski na mga pinsan niya, itanong ninyo kung nagre-reklamo ba ang aking anak. Nauunawaan namin ang kanyang involvement sa kanyang trabaho sa lahat ng mga organisasyon na pinamumunuan niya. Dahil nakikita namin kung nagagawa niya sa lahat ng tao yun, eh lalo pa kaya sa amin na hindi niya pinoprotektahan. Kami, tawag-tawag ng telepono, nagkakaintindihan na kami. Hindi yan matutulog o pagdating niya sa mansyon, tatawag yan. Be, nandito na ako ha. Pero, ayun, may mga kausap pa, hindi pa rin natatapos. Minsan, nandyan ako, 5 o'clock, aalis ako, pupunta akong gumaka. Siya naman, matutulog pa lang. So, makikita natin talaga ang time niya. At kung may lakad siya, gising na rin siya on time. Kaya lang siya hindi nagiging punctual doon sa isa sa ating motto ng Boy Scout, hindi siya punctual. Siya ay punctual. Dahil maaga pa lang gising na yun eh. 5 o'clock pa lang ay gising na yun eh. Ang problema lamang, maraming interception. Walang appointment, dumarating. Kasi pag sa akin, patawarin ako ng mga iba dyan, pag sa akin, pag walang appointment, hindi ko masyadong mahaharap. Pero siya hindi. Haharapin niya, kaya nagkakanda late-late siya sa kanyang pupuntahan. Dahil sasabihin niya, sabi ko, Papa, ang time mo ganito, ganun, mali-late ka. Hindi naman speed car ang iyong mga sasakyan eh. Or hindi ka naman naka-chopper eh. Mako-control mo ang time mo. May traffic yan eh, along the way. Wala, hindi mo siya mapipigilan. At siya'y kakausap. Kakausapin niya ang mga tao nandyan hanggang sa matapos. Kung 5 man yan, tatapusin niya yung 5 yun bago siya maling. Dahil sasabihin niya, Be, galing pa yan sa malalayong lugar. So, makikita niyo, yan ang kaibahan niya. Ako, ordinaryong tao lang eh. Wala nang appointment sa aking office eh. Pwede siya maghintay dahil mayroon akong mas priority. Pero siya hindi. Pra-priority niya muna yung tao na nanandyan bago siya umalis. Dahil kung sasabihin niya, hintay mo ako sa aking pagbalik, hindi natin alam kung kailan siya babalik. Minsan, isang linggo siya, buong linggo, diretso dito sa probinsya. So, hindi pwede silang paghintayin. Talagang out there, kakausapin niya na. Maski na mabilisan yan, nasagot na.
o nasolusyonan na ang kanilang mga problema. Ako at ang anak ko si Sam ay taus-usong nagpapasalamat sa tribute sa pagmamahal, sa pagsuporta na ipinagkaloob niyo kay Kuya Rafi. Alam ko na mahal niya ang Boy Scout ng Pilipinas. Magandang hapon po kung dito yung lahat.